Samantala, itinanggi naman ni dating Department of Transportation o DOTR Secretary Arthur Tugade ang alegasyon ng umano'y dinivert na pondo na para umano sa backup ng Communications, Navigations and Surveillance Air Traffic Management o CNS-ATM System. Baliwanag ni Tugade, galing sa utang mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA ang pondo para sa naturang sistema, kaya hindi dumaan ang pera sa DOTR kundi diretso mismo sa mga supplier. Nagulat at nagulantang ho ako nung sinabi nila, dalawang issue ho yan. Una ho, may diversion. Pangalawa ho, yung sistema is outdated and outmoded. Kahigpit-higpit ho ng JICA, wala ho sa amin yung pera. May proseso ho dyan kung kailan i-release. Rine-release ba yung pera sa DOTR? Hindi po. Rine-release yan sa mga kontraktor. Dagdag ni Tugade, ang CAAP ang may responsibilidad sa pagpapatakbo at maintenance ng CNS-ATM system. Kasunod ito ng pagpirma ng Certificate of Turnover nang matapos ang dalawang taong warranty mula sa supplier ng TELS Group. Ayon sa dating kalihim, hindi na itinuloy ang maintenance mula sa supplier dahil sa issue ng hindi na settle na claims na aabot ng halos 1 bilyong piso. This project has been born and begotten years ago. Wala pa kami, kaya humihingi kami ng mga dokumento. Hindi ako papayag dyan kung hindi nyo may submit yung dokumento. Sabi rin yung contractor na hapon, huwag mong bayaran kasi walang dokumento. Kaya nga ho, meron akong pinapirma sa CAAP na sila ang mga nasiwa sa maintenance, administration, and security.